wall ng rectum at saka nung vagina, nahawan ako kay Valine, ano ba yung vagina? So pagpipili po kayo ng lube o kaya lubricant, dapat maging picky ka dyan, choosy. Focus lang sa goal, be! Ganun! So alam nyo ba yung pinaka the best na lubricant? Syempre ako hindi, di ba? Ni-research ko lang para sa video na to. And be, please lang, no? Hindi ko na dapat sinasabi to, kayo nire-remind eh. So, wag po kayong gumamit ng dura. Useless na siya, mabaho pa. Mabaho kaya yung dura. Please be mindful and respectful po sa comment section. Otherwise, tong ina, charak. So if you guys are ready, let's go sa go! Hi guys, welcome back to my channel. First of all, gusto ko lang po mag-thank you sa 12,000 na subscribers ko. O, diba? Parang feeling 1 million ka rin. Pero natatandaan ko pa kasi nung gusto ko magkaroon ng 100 subscribers, tapos gusto ko magkaroon ng 1,000 subscribers, tapos na-achieve ko yun. Tapos ngayon guys, 12,000 subscribers. But I appreciate you guys watching my videos and subscribing to my channel. Eto na nga, usapang backdoor naman po tayo, no? So, usapang pwet naman tayo ngayon. Kasi you cannot know what you don't know. At para ma-broaden na rin yung knowledge nyo, knowledge natin about this topic. So, diretso na po tayo para intense, ganun. Ito na yung intense, no? Masarap ba siya? Pleasurable ba siya? Paano ba siya nagiging pleasurable talaga? So, syempre, babanatan ko po kayo ng pathophysiology. Nurse nga po, di ba? Anyway, so, husam po tayo dito, ganun. So, eto na nga, sis. Charat. So, yung ANUS po natin is packed po yan or marami pong nerve endings dyan. So, in case you missed it po, yung A spot po na part po ng internal clitoris is pwede pong ma-reach or maabot po through backdoor penetration. Yung kabuuan po kasi ng clitoris is umaabot po yan hanggang sa baba ng surface ng labia na nage-extend po or umaabot hanggang sa likod ng ANUS. So yung nakikita nyo po doon sa surface or doon sa labas na maliit na CLIT, ika nga, it's just the tip of the iceberg, baby. Pakatapos, yung wall ng rectum at saka nung vagina, ayan, nahawan ako kay Valine, ano ba yung vagina? Anyways, so yung wall ng dalawang yun is manipis lang siya. So yung part ng CLIT gland is pwede siyang mastimulate sa pamamagitan ng backdoor penetration. Yung internal ANAL sphincter muscle po natin, yan po yung responsable sa pagme-maintain po ng resting pressure sa backdoor or sa pet po natin para panatilihin po itong nakasara. Ganite. So if palagyan po kayo nag-engage sa penetrative backdoor intercourse is ang tendency po is mag-weaken po yung muscle. So parang wear and tear po siya na pwede pong mag-cause ng pagbaba po ng resting pressure. So kapag mababa yung resting pressure, pwede itong mag-cause ng sensory nerve damage na pwedeng mag-lead sa loss of sphincter sensation and control. Pwede namang makatulong dito yung Kegels exercise at pelvic floor strengthening moves. Okay, number one rule, very crucial yung, charot, very crucial po tong step na to if willing po kayong mag-engage sa ganitong act. So, pagpipili po kayo ng lube o kaya lubricant, dapat maging picky ka dyan, choosy, ganun. So, alam nyo ba yung pinaka the best na lubricant? Syempre ako hindi, di ba? Ni-research ko lang para sa video na to. Anyway, eto na nga. Silicone lube or lubricant ang mas best or preferred na lubricant kasi mas thicker po yung consistency niya at hindi siya madaling mag-dry. Pero ang downside po nito is pwede pong ma-degrade yung adult toys kapag gumagamit po kayo nun at nag-i-stain po siya or nagmamantsa. So, keep that in mind kapag pumipili po kayo ng lubricant. So, silicone lubricant is the key, bestie! So, sa water-based lubricant naman, so, yung rectum kasi po natin is nag-absorb po yan ng water as part of its normal function po para i-prep yung jebs palabas. Ganun. So, kapag gumamit ka ng water-based lubricant, is ma-absorb lang siya and madali siyang mag-dry. Carry. Paano naman yung hybrid, yung parang half and half siya, water-based at saka silicone base. So, safe po siya sa latex condoms at saka sa barriers at hindi rin po siya nag-i-stain or nagmamantsa. Pero, hindi siya as slick or kasing dulas, of course, ng silicone. So, syempre, gusto nyo yung madulas, di ba? Para hayahayang buhay. Pag sa oil base naman, hindi siya safe gamitin sa mga latex kasi pwede siyang mag-break at saka mag-dissolve. So, choose your weapon wisely. And please, wag din naman po yung mga corn oil, canola oil, olive oil, ano yun, may pa jolly hot dog, ganun. So, gano'n ba dapat karami? Though, meron namang onting lubricant production sa pet po natin, is hindi siya sapat or hindi siya enough para mag-provide po ng comfort at saka safety sa inyong mag-partners all throughout the act or yung sa backdoor intercourse. And para maiwasan na rin po magkaroon ng ANAL fissures o kaya mga cuts and tears and para hindi na rin siya maging painful. Ito po, may tendency po kayong mag-quiff. So, parang pakinggan
parang queef, queef, charot. So may tendency pong mag-queef yung pwet nyo po pag nag-e-engage po kayo sa ganitong act. So hindi po siya otot, pero normal lang po siya habang nangyayari po pina-perform yung act kasi mahirap po siyang i-avoid or iwasan. So ito po yung release ng air habang or during may penetration po doon sa backdoor kasi na-forced in po papasok yung air tapos kailangan niya or tapos nakaka-escape po siya. So nagkakaroon ng queefing sound. I don't even know if queefing is a word, pero meron pong queefing sound. So, shala, may sariling beatbox. So, given na higher risk ka sa STIs or sexually transmitted infection o kaya ng STDs sa sexually transmitted disease kapag nag-engage ka sa ganitong act like penetrative backdoor intercourse. So, manipis po yung lining ng anus po natin. So, madali lang po siyang ma-damage. So, pwede pong mag-cause nito ng mga small, deep fissures po, ng mga cuts and tears na pwede rin pong mag-cause ng pain at saka bleeding. So ngayon, mas vulnerable ka magkaroon ng infection like gonorrhea, chlamydia, HIV, hep B, syphilis, warts, and mas higher risk po yung partner na receptive or yung tinatawag na bottom partner compared po doon sa insertive partner or yung nasa top. So, yung mga fissures naman po, yung mga cuts and tears, is nag-heal naman po yan on its own. So, rest din pag may time ganun. And pwede rin po kayong gumamit ng mga stool softeners para hindi po kayo nag-i-strain pag kailangan nyo pong mag-jebs at para hindi po ma-irritate yung ANAL canal para po ma-promote ang healing. So, eto naman, kapag may hemorrhoids ka, so eto po yung clusters ng vein doon po sa may back door, mag-isip-isip ka na, aba, parang change career na, ganun. So, pag nag-engage po kayo sa penetrative backdoor intercourse o kaya nagpapasok kayo ng mga adult toys na malalaki doon sa backdoor, eh, tumataas yung chance nyo na either magkaroon ng external o kaya yung sa labas o kaya internal o kaya sa loob na hemis or hemorrhoid. So, mamili kayo, external or internal. Pag aroused po kasi, dumadami po yung blood flow papunta po doon sa genitals at saka doon sa anus. So, nagkakaroon po ng increased pressure doon sa area na pwede pong mag-cause ng flare-up o kaya ng irritation or exacerbation doon sa hemorrhoids na pwede pong mag-cause ng pain at saka bleeding. So, dahil meron kang bleeding na hemorrhoids, is mas higher risk ka sa HIV dahil mas madali itong matransmit through blood at saka dun sa open cuts and wounds. So, mas maganda pa rin na gumamit ng condoms, lalo-lalo na kapag hindi mo alam yung HIV status ng partner mo. So, given na backdoor yan, diba? So, meron yung mga hindi mo maiiwasang sumama na hindi mo naman iniimbitahan pero ginusto mo yan, diba? Charat. Pero kasi hindi naman yung parang tipong maliligo na tayo sa jebs. Parang okay lang tayo mag-isip. Ayan, normal part lang yan. Alam nga naman yung pet mo o kaya yung jebs mo yung mag-adjust sa'yo. Ano ba? Parang focus lang sa goal, be! Ganun! Pero wait, ibang usapan na po kapag meron kang digestive condition gaya po ng ulcerative colitis na ang main symptom po niyan is diarrhea. So, isip-isip din yung mga life choices natin sa life, galingan natin, ganun. Pero meron naman pong remedy dyan. Pwede po kayong gumamit ng enema kapag nakoconscious po kayo na baka may sumama in case mag-engage po kayo sa ganyang act. Tip lang, sapat na. Papamanoy pa yan, fingers, hands, adult toys is tip lang sapat na para mag-cause ng stimulation at saka arousal dahil doon sa maraming nerve endings doon sa backdoor. So, yung deep penetration doon sa ANAL canal is more on giving you a higher chance na mag-introduce ng bacteria doon sa bloodstream tas higher risk ka pa sa STI, STD dahil kapag meron kang fissures, cuts, tears, wounds, at saka feeling mo maduduwal ka pa daw, no? Talaga, bro. Sa tips naman po tayo, wag pong isalitan ang backdoor at vagina. Kasi nag-i-introduce po kayo ng bacteria galing sa pwet papunta po doon sa urethra. So, magkakos po yan ng UTI. Ayan, ang galing! Ang galing! Ayan. At higher risk rin po kayo sa STI, STD infection. And likewise, wag din po pumunta sa vagina, papunta po sa backdoor. Mga life choices mo talaga. Lahat na lang ng butas, ang kalurky. Syempre, ang solution dyan is gumamit kayo ng condom kapag nagsiswitch kayo from backdoor, papunta sa vagina, o kaya sa oral, or kapag meron kayo mga multiple partners. Although maraming madlang people na nag-engage sa ganitong act, no, hindi siya essential para i-cross off mo ito sa bucket list mo unless very adventurous ka na pag-usapan nyo ng partner mo at Gina G kayo. Keep in mind na ang sex is supposed to be fun, enjoyable, and pleasurable para bida ang saya. Ganun. This is it, Pansit. Thank you guys for watching my videos. Please don't forget to like and subscribe. Again, this is Eileen and I'll see you guys in my next one. Babush!